Mare saudara Pabri dan Menko, diluminati secara penampung kapal, angin mengatakan, angin simula, menunjuk pada arah, ketahu itu, kulir, 2015, upang patnubayan tayo ng pungin kapal, tayo maging matatalino, tayo ay dalos sa namang uri ng sakit, na tayo ay ilayo sa kapahamakan. Kasama rin natin ang ating mga mahal sa buhay. Para po ba maging karapat dapat tayo lumanap, pagkusina natin ang ating mga kasalanan at mga kabutihan. Inaamin ko sa makapangyarihan ko at sa inyo mga kapatid na lupa o kakasal sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkulang kaya sinasara ko sa mahal na inyong Maria sa lahat ng mga ahir at mga baral at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Bawaan tayo ng mga pangyarihan ko, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Please repeat after me. Ang maraming mga pangyarihan. Kami ngayong mga pinag ko. Kami ngayong mga pinag ko. Ay loob mong maging mga anak. Ay loob mong maging mga anak. Sa liwanag mong kaloob. Sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipaintulot. Huwag mong ipaintulot. Nasa kapiwalian. Nasa kapiwalian. Kami ay masang ko. Kami ay masang ko. Sa iyong natapat ng lubos. Sa iyong natapat ng lubos. Nasumisika. Sa pamagitan ng Yeso Cristo. Sa pamagitan ng Yeso Cristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo siya. Bago sila sinaalis, isinalang
anak sa ilalim ng pulungaw at naupo ng may sandang metro mula sa kinaroroonan ng bata. Di kaya sa sarili. Di ko mabibiit na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siya, nag-iisip umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita. Mula sa langit ang anghel ng Diyos. Agar, anong bumabalabas sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at palahanin. Dalawin ko isang dakilang bansa ang kanyang ngiti. Pinaliwanag ng Diyos ang kanyang pamilya at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisig niya at kinainom ang bata. Hindi pinabalaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumakis sa ilang ng aral at naging mahusay na mga maso. Ang salita ng Diyos. Pagkakita sa kanyang pinamanin nila ang sila yung kiyay o maris.
peradilan mulia ini. Amabuhi balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoon, Heso Kristo, pagpupo na po. Nino ang Panginoon. So, bahagi ko na narinig namin sa Ebanghelyo. Nakikinig pa kayo sa Ebanghelyo? Mula kanilang Ebanghelyo binasa natin. No. Paano ang nakikinig kayo? Mula kanino? Mayroon tayo, ilan ba ang ibanghelista natin? Apat na ibanghelista, apat na ibanghelyo. Ano yung apat na ibanghelyo? San Mateo, San Marcos, San Juan at ating isa. Sino ba yung isa? Lucas, no? So, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pag-iulit na. San Mateo, Marcos, Lucas, Juan. So, ito yung apat na ibang medyo. At yung binasa natin yung Panginoon ngayon ay mula kay San Mateo, very good. At ang ilan naman ng ating Panginoon ay tungkol saan? Anong ginawa ni Jesus? Sino ang pinalayas? Sino ang pinalayas? O, nagpalayas na demonyo. So, sa unang pagpasa, mayroon din pinalayas. Si Saray at saka si Hagay. Si Hagay at saka si Ismael. Sa ibanghelyo natin ngayon, ang pinalayas na Jesus ay walang iba kundi ang mga demonyo. No? So, bakit? Sabagat ang mga demonyo ay nakagulo, no? Nakasisira. Kaya na nakita natin yung sinabihan ng demonyo na napansin natin sa Ebanghelyo ay ilan? Dalawa, no? Anong ginagawa ng dalawa? Sila nanggugulo. Sila ay nananako, sila ay nangahabo ng mga tao, sila ay kinukuhin ng mapapamis, kaya sila ay hinibigyan ng pagkikala ng mga tao. So, yung umaaliya no, yung nagpo-process doon sa dalawang lalaki no, ay marami. Pinalalas ni Jesus. At ang sabi nung dalawang mga demonyo ay umahalin pa ba yung sila pabuntahin sa mga baboy. So, doon tumipat yung mga demonyo sa baboy na nanunod. Doon tumalun sa bangin at nalulot. So, bahag yung mangusap, sabi nga o bago magsimula ng misa, ay kami magdala kayo pa ng pang-blessing at di-design na namin ang iskwelahan. Hindi natin ang tulong ng Diyos para mawala ang masamang espiritu. Para makasalin ay hindi mga demonyo, ngunit ang Espiritu Santo. No? Ang banal na Espiritu. Ang tatlong persona ng Diyos. No? Ang ipinadala sa atin. Kaya mga mahalin mo,
tuwing unang school ay dinatabi natin na Holy Spirit Mass. No? Ayaw namin ng masamang espiritu. Ang gusto namin ay mabuting espiritu. Sabagat yung masamang espiritu nagdadala ng kamahamakan, nagdadala ng kaguluhan, nagdadala ng pagkasira. Pero yung mabuting espiritu, ang Espiritu Santo ay nabibigay sa atin ng kaayusan, mabibigay sa atin ng kaluluman, mabibigay sa atin ng hindi lang umas na matalinuhan, no? Ngunit kaluluman, wisdom, mabibigay sa atin ng kapantalan ng kaluluman. Pagbibigay na lang natin sa laparang pumukapak, no? Na ang buhay nawa natin ay ang buhay na palaging pinupuspos ng Espiritu Santo. No? Kaya rin natin, mayroong awit, ano ang awit? Halina, Espiritu Santo. No? Pamayahinan tayo ng Espiritu ng Diyos. No? Na manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Huwag natin hayaan maduro ang ating buhay. Hindi mo kapag kami maduro ang ating buhay. Ngayon, ang mga kasama natin ay mga demonyo at mga demonya pisirain ang ating buhay. At hindi yan ang ibigay sa atin ng Jesus. Ang ibigay sa atin ngayon, yung kaayusan ng buhay. Ang nabi sa atin ni Jesus, no, magkaroon tayo ng magandang buhay. Gusto ni Jesus na magkaroon tayo ng mapayapang buhay. Kaya mga patuloy na paalala sa bawat isa sa atin na tayo ay parasali ng ating palangpalataya. Ano man ang ating naranasan sa mundong ginagalawan, no? Kaya, isa na malalang bahagi na ito, tayo ay malalang. Huwag natin hayaan na lumapit sa atin ang masamang espiritu. Kaya ano na yan? Palaging magdasal. Magdarasal araw-araw. Magdarasal araw-araw. So magdasal kayo ng kahit anong palalangin patabisin ninyo. At bago kayo maturo, magdasal kayo ng sa inyong pagkain bago kumain at pagkatapos kumain. Magdasal kayo every Sunday. Nagsisimba pa kayo kapatid mo? Nagsisimba kayo kapatid mo. Sabarado sa ligo, kapararang maligo, sino nakakatagpo ninyo? Sino nakakatagpo ninyo? Si Jesus ang inyong nakakatagpo. At kapag kasama mo si Jesus, hindi kayo lalapitan ng demonyo, no? Sinasabi ko sa inyo, kapag kasama ni Jesus, hindi kayo lalapitan ng demonyo. Hindi kayo lalapitan ng kamalasan. No? Hindi kayo lalapitan ng kahirapan. Kasi pinagdala ng demonyo, no? Nahihirapan, kaguluhan. Sabi na natin, evil, kasamaan. At ano yung kasamaan? Yung kawalan ng kabutihan. Evil is an absence of good. Yan ang ibig sabihin ng kasamaan. Ang kawalan ng
kabutihan. So dapat mayroon kang bagay na mabuti sa'yo, kaya naging kasamaan yan kasi nawala yung kabutihan. At yun, madala ng demonyo. Aalisin sa inyo yung bagay na ibigay sa inyo ng Diyos. Aalisin sa inyo yung kabutihan na bigay ng Diyos. Aalisin sa inyo ang kalusugan na ibigay ng Diyos. Yun ang trabaho ng demonyo. Nanaawan kayo ng mga bagay na mabuti sa inyo. Kung yan ang sabihin ng kasama, kawalan ng kabutihan. Pag-ulit na, kasamaan ay yan ang dala ng demonyo. Ang dala na Jesus, ang dala ng Espiritu Santo ay kabutihan. Goodness. Kaya, maagi yun ang patuloy natin pag-iros, ano? Sabi natin, every Sunday, ang patuloy pa rin natin pag-iaya at tuwing unang Biyernes, na unang Merkoles ng Buwan, sa ating pag-iibong ng Misa, kapag walang hadlang, tanggapin ninyo si Jesus sa banal na sakramento sa altar. Kailan lamang ang mayroong hadlang sa pagtanggap kay Jesus? Kung kailan kayo hindi pwede tumanggap ng komunyon? Kapag kayo ay? Kapag kayo ay? May kasalanan malaki. Pangalawa ay? Kapag kayo ay? Kumain na anumang bagay at uminom maliban ng tubig isang oras bago magkumunyon. No? So yun yung dalawang hadlang. Una, may kasalanan malaki. Ulitin nyo ninyo. Kung may kasalanan malaki, hindi kayo pwede tumanggap ng kumunyon. Ano ba gawin ninyo para mawala yung kasalanan ng malaki? Very good. Mahumusay. Pangalawang hadlang ay ano? Kapag kayo ay kumain o uminom ng anuman maliban na gaano katagal? Bago mag-kumunyon. Dito ang dalawang hadlang. Kapag wala yung dalawang hadlang, ang paanyaya namin, ano, tanggapin ninyo si Jesus. Kaya yung sinasabi ni wala ni mga kapag, tinatanggap niyo ba si Jesus? Kapag tinatanggap ko si Jesus, hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa salita, ngunit ang kanyang katawan at tubig. Tubig ako ay mag kukumunyon. Kaya tayo inaanyan ng simbahan na palagi magsimba. Kasi bakit? Ang katanggapin natin ay si Jesus. At kapag nasa inyo si Jesus, lalayo sa inyo ang masamang espiritu. Lalayo sa inyo ang demonyo. Hindi kayo lalapitan ng demonyo. Bakit? Nasa inyo si Jesus. Nasa inyo ang Espiritu Santo. Kayo ay pinangalagaan ng ating Amang nasa langit. So, yun po ang mga kalimutan mga basag, lalo-lalo na ang banal na pagdiriwang ng Misa. And then, isa pa akong panalangin na sana po ay matutunan ninyo ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. No? Yung Holy Rosary. Sino ang marunong mag-rosario sa inyong sa kamay?
Sandra marunong kayo, ha? So, very good kung kayo ay marunong, no? So, sa bawat misteryo, ay mayroong limang misteryo. Ngayon ay araw na Merkoles. Misteryo na Pala mo yung marunong kayo. Misteryo na So, sana mo ay bahagi ng aming pagkilos, ano? Matutalo magasal ng rosaryo. Kasi yung aming rosaryo, utawagin po natin yung rosaryo, that is the poor man's Bible. Yan ay Biblia ng mga duka. Kasi yung mga misteryo sa Biblia sa aming Santo Rosaryo ay tumutukoy sa buhay ni Jesus. At isa sa bahagi sa buhay ni Jesus ay ang kanyang pagpapalayas sa mga demonyo. Ang pagpapalayas niya sa mga may sakit, ang pag-aalis niya sa amin sa anumang uri ng kasamaan at kapahamakan. Bakit? Anong dulo niya? Ang dulo niya ay kaligtasan. Ang dulo niya Jesus ay kaligtasan. Nais ni Jesus na kayo ay maligtas. At patuloy kayong iniligtas ng Diyos. No? Sabi nga ninyo, ako ay iniligtas ng Diyos. Sabi nga ninyo, ako ay iniligtas ng Diyos. Subukan ninyo kayo ninyo sa nais ng Diyos na kayo ay maligtas. Nais ng Diyos na kayo ay ipagsanggalan sa mga buhay ng kasamaan kasama na dyan na sa mga na kayo ay nais na ipagsanggalan sa mga samang espiritu at sa mga demonyo. Okay, yun. Ang gagawin natin. Para huwag tayong sirain ng demonyo, ano gagawin natin? Magdasal. Sabi na natin ko po sa inyo yung mga pangkilos na pwede natin sa katuparan na nalala na ang banal na pagliliwan ng misa. Pagsayulan. Sa pamagitan ng Ipanelo at Kasalita sa Kristo na may walang hanggang kapangyarihan, at kumikilos na may kapangyarihan ng papagali. Sa pamagitan niya manalangin tayo ng may pananalig. Sa bawal panalangin na niya pong tutulong, makapangyarihan Ama, iulat mo sa amin ang iyong kamay. Ulitin mo natin, makapangyarihan Ama, iulat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga apat na imao na walang
Makatawag niyo, Ama, di ka na sa iyo ang aming mga pangailangan at may pananalig na magdarasal kami sa iyong tulong upang maalala kami sa ipawensya ng katamaan. Hindi namin niyo sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin yung lika. Ama namin yung lika.
Kami iyong pinapakitaan. Bumala. Sa bagiruan ng paghahain. Na iyong pagliligtas. Ipanaloob mo ang aming pag-iingkod sa iyo at gawing pag-ibubugod na maaalay na ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Pagkakalatay na sa Diyos. Abalangin mo, Maria Lord. Tunay na marapan, ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pinitasan na ikaw magkakamagalo ang gabi at araw. Ngayon din at sa inyong katagulan, ikaw ang umuwi sa tao din ang iyong mawangis na makakalaniwalaan na siwa sa Diyos. Ikaw ngayon din ang hiling Quran sa pagkanaan sa pananagutan na iyong pinaniwalaan sa papagitan ng anak mo. Muma, kaya kalisa ng mga anghel na nagsisiawin ang papuri sa iyo na walang humpay sa malangka kami at bubunin sa iyong kalakihan. Ito ang aming katawan, kailangan ito para
sa inyong. Hindi naman ang matapos sa mapungan ng awatan niya ang kalis muli kayang pinasalamatan. Hiniyapot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niya ang kalis ko at tinanin ko ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kalipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapatapasawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa amin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan namin, hanggang sa siya'y dumating. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-alala ng mga 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 Dinabi mo ang simbahang lalana sa buong ng dito sa simbahan sa pag-ibig kaysa ni sino ating Papa? At ng aming sino ating Obispo? Benabenhura. Sabi niyo nga? At ang lahat ng mga kapatidan, kawal ng pag-ibig ng kalulatan, kawal ng pag-ibig ng ng mga tanong sa inyo na mawakas sa isa ng mahal na Bere Maria na ina ng Diyos, isa ng Seth na kanyang esposo ng mga apostol, isa ng Martin na sa lahat ng mga walang namuhay dito sa regime ng talibutukod sa inyo. Malagpagdiwawa namin ang pagpupuri sa karalaman mo sa umagitan ng anak na aming Panginoong Yesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng panangal, papuri sa iyo, Diyos, ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dalawin natin na lumayas ang mga demonyo. Lumayas ang masamang espiritu sa ating buhay sa mga lugar na ating pinagtitipunan sa ating bahay, sa ating paaralan, at sa lang tayo pupunta. Dalhin natin sa buong kapal na alisin ang demonyo at ang dalang kamalasan at kasamaan ito. Sa panalangin, itinuro sa atin ng ating Panginoon, Jesus Kristo.